nagkaroon kami ng desire na makuha lahat, ma-capture. So, nangyari, namili kami ng, nag-store kami ng camera para ma-capture yung lahat ng ginagawa ng Lord. Doon sa nakuha ng multimedia, hindi po tunog keyboard, kundi tunog grand piano. Wow! Palagay ko grand piano yung gamit nila doon sa langit. Wow! Hallelujah! Oh, wow. Sino ba gusto ng kwento? Normal. Habang nag, I think, leaders fellowship. Meron may leaders fellowship. Tapos, sobrang worship ulit. Sobrang in love sa Lord. Nagulat kami. Yung karamihan sa amin, may nakitang literal na kalapating lumipad. Wow. Sa aming pagtitipon. Wow. At pagkatapos bigla na wala na siya sa direction. May iba nakita ang ilaw. Pero, ano ibig sabihin ng kalapati? Anong ibig sabihin ng kalapati? Ano yung bumaba nung pinagtayo si Jesus? Holy Spirit. Basta pakaturo naman yun. Ang natin yun, Holy Spirit. So, nung pagdating na sabi, wow, Lord. We want more. Amen. Sabi ko nga, sa lahat ng mga karanasan na yun, plus the healings, hindi iyon naging, sabihin kong, hindi iyon naging hadlang sa akin para mabusog at hindi na tumanggap pa. Iyon ay nagdala sa akin ng sobrang gutom pa to receive more from heaven. Yes. Hallelujah. Sinong gusto ng personal encounter sa glory ni God sa gabi ng gabi. Sila mga prayer natin eh. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. So we seek Him, we will find Him. We will experience heaven. And we are forever blessed. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. When we seek Him, we are forever blessed. Yes. Tignan natin yung mga accounts ng mga man of God. Moses. From being a martyr, tapos nauutang talpa, all of a sudden, biglang naging deliver. Amen. Tignan natin yung accounts ni Saul, Saulo, bigla naging Paul. Mm-hmm. We just want encounter. Yes. Entire yung kanyang buhay ay forever na nabago. Amen. So I'm believing in my heart, mga kapatid, na we just want encounter. Yes. Magmamarka sa atin yung blessing ni Lord. Amen. Hallelujah. Jacob, all his life, nag-struggle siya, nag-strive siya. All his life. So, parang sa womb pa lang, nakikipag-unahan na. Strive, perform. Kaya mauna siya. All his life. Pero, nung nagkaroon siya, encounter kay God, literally, nabago ang kanyang buhay. From being Jacob, he became Israel. Amen. From being performer, striving hard, struggling all his life. Alam ba natin yung meaning ng Israel? Israel means God strives. Yes. Kung dati all his life, siya yung hindi, kailangan magtrabaho, magaling. All of a sudden, biglang, eto ngayon, binago. Si God na ang nagtatrabaho para sa kanya. Amen! Amen. Sabi ko kanina, maging ang revival, kung minsan, nakakapagod.
Sa Bataan, wala na kami tigil sa kaka-revival eh. Yung revival night namin, papalit-palit na lang. Yung revival night, naging hunger night, naging healing night, cool night. There was a time na, in our hunger for the Lord, na as in talaga, sabi ko, walang tulugan. Walang matutulog, sasamba tayo. So, ang ginawa na kulang nila, tukuran ng posbury matangkapan. Walang tulugan. As in, may nagpipreach, kailangan makilig ka. May nagpipreach. Pero, I realized, kailan lang, ano? Ang buhay, madali. Ang revival ay simple. Revival is so easy. Revival is allowing God to move. Amen. Ang ganyan natin, bahagi natin. Amen. Siya lang. Who? Yes. Sa kura ba? Actually. Kung saan tayo dali, punta tayo. Sama tayo. Tanggalin natin yung mga preconceived ideas na natin sa gagawin nila. Iyon yung mga naging limit. Sabi ko nga doon sa Iloilo, na nag-minister kami sa mga pastor, nakita ko kasi yung typical na pag ipag-pray mo, di ba, you will pray for healing, ang gagawin nila para mas spiritual ka pa sa kanila. Mas spiritual pa talaga sila sa'yo. Kasi pag-pray mo ng healing, i-receive lang, ano, i-receive lang, Rabashikiya, babashikiya, babashik! Makinig ka nga! Tumanggap ka lang, relax! Pag-pray mo isa, Rabashikiya, babashik! Relax! Just receive! So, nung Sunday service na, nung nag-speak up, inunahan ko na, wala mong sasalita. Just receive. Sabi ko, ipatong mo yung kamay sa katawan mong may karamdaman. Then we will declare healing. Sa pinataw. In Jesus' name, I rebuke sickness and I declared healing now. Sabi ko, then check it out. Parang may hintay pa sila. Check it out. Ang nagaling ka, ganun lang po kadali.